Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Great Stay Channel! At nandito naman po ako muli upang magbabahagi sa inyo ng isa sa aking pinakapaboritong ritual. Ito po ay madalas ko pong ginagawa, lalong-lalo na sa mga panahong meron akong matinding pangangailangang finansyal. Ito po ay napaka-epektibo, lalong-lalo na dahil ito po ay aking isinasagawang tagos sa aking puso. Galing sa aking puso ang pagdadalangin. At minsan, bihirang-bihira lang naman na ito ay medyo matagal. Kung makakamit, pero ang ending ay success pa din. Makakamtan ko pa din. Ito po ay taos puso ko pong ibabahagi sa inyo. Pero bago ko po umpisahan ang video na ito, disclaimer po muna tayong muli para po sa ating mga manunood na hindi po naniniwala o hindi po mahilig sa ganitong klaseng gawain, please po pakiskip na lamang ang video natin na ito. At kung kayo po ay tipo ng taong kagaya ko na naniniwala sa mga ganitong klaseng gawain, ito po ay taos puso kong ibabahagi sa inyo. At kung kabubukas nyo lang po sa channel ko, pagkatapos nyo pong panoorin ang video na ito at kung ito po ay magugustuhan nyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din po ang ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayong mga bagong uploads. Ngayon po, ang ritual na ito ay napakasimple lamang at madalas din po itong ginagawa ng iba. At alam ko po na ito po ay tumatalab din sa kanila, lalong-lalo na po pag yun na nga sinasabi ko sa inyo na kapag tayo po ay gumagawa ng mga ganitong klaseng gawain, lalong-lalo na sa mga ritual na pampaswerte o mga pangontra, kailangan pong nanggagaling sa ating puso ang ating pagdadalangin. At kung kayo po ay merong kahit konting bahid ng pagdududa or hindi lubos ang inyong paniniwala sa inyong ginagawa, ay minumungkahi ko po sa inyo, huwag niyo na lang po kayong sumubok, dahil alam ko po kahit ilang taon pa kayong mag-aantay ay hindi niyo talaga yan makakamtan. Ito lang po ang kakailanganin natin sa ritual na ito. Kailangan natin ng kandila. Ito ay green na kandila ang kakailanganin natin dahil ito po ay may kaugnayan sa pangangailangang finansyal, matinding pangangailangang finansyal, lalong-lalo na yung kulang na sa panahon. Halimbawa, sa susunod na linggo na ang deadline ay wala at wala pa tayong pambayad or wala pa tayong pera para sa ating pangangailangan, ay gawin niyo ito at kayo lang po ay magtiwala na ang ating ginagawa ay magkakatotoo. Kailangan po natin ng green na kandila. Yung iba po sabi nila wala daw green sa lugar nila. Pwedeng po ang puti, pero mas mainam talagang gamitin ang green. Kung meron kayong mas green pa nito ay mas mainam. At ang gamitin nyo lang na kandila ay yung mga ganitong tipo lang, yung simpleng kandila lang, huwag yung malaki kasi matagal maubos. Kung merong ganito kalaki ay mas maganda. Ang meron ako ngayon ay ganito lang, yung medyo payat na green. So, ito lang ang pinapakita ko. Ngayon, kailangan din po natin ng tatlong dahon ng laurel. Ayan, tatlong dahon ng laurel. At pag tayo po ay nagsusunog ng dahon ng laurel, ay gumamit po tayo ng mga tiyani, pang-ipit, para po hindi tayo masunog. Ayan, syempre, kailangan natin ng paninde, lighter. At titiyakin natin ang ating paninde ay yung sindi ka agad, sumisindi na ang ating kandila. Tapos, kailangan po natin ng paglalagyan ng ating abo ng laurel. Ayan, kailangan po natin ng paglalagyan. Kahit anong paglalagyan nyo ay pwedeng-pwede po. Ngayon, kailangan po natin ng cinnamon powder. Ang kailangan natin sa ngayon ay cinnamon powder, hindi cinnamon stick. Konti-konti lang, kahit ganyan lang kaliit, kakonti na cinnamon powder. Ilalagay natin to sa mga lagayan para madali lang ang ating paggawa, ang ating pagganap. Tapos, kailangan po natin ng olive oil. Ayan, olive oil. Kung meron kayo nung ating magic oil, ay mas mainam na yun ang gamitin natin. Pero ang pinapakita ko sa inyo ngayon ay olive oil kasi marami pa sa atin ang hindi nakapanood ng ating magic oil kung paano po yung ginawa. Kaya olive oil ang pinapakita ko. Pero kung meron kayo nung magic oil, ay mas mainam na yun ang gamitin natin.
Tapos ang ating olive oil or magic oil ay ilalagay din natin sa ating lalagyanan para madali ang ating pagdukot or ating pagkuha. Tapos, kailangan din po natin ng malinis na papel. Ayan, isang malinis na papel. At syempre, kailangan natin ng panulat. Kahit na anong panulat, ballpen, pencil, marker, basta ito ay sumusulat. Kailangan din po natin ng barya, piso coin, silver coin, dollar coin, basta barya, silver yung makintab. Ayan. Ang gagawin lang po natin ay napakasimple lamang. Una ay ang ating kandila ay atin itong bahidan. Pahida natin ito ng oil. Simple lang, ganyan lang. Napakasimple lang. Balura. Ayan, ganyan. Pagkatapos po ay pahidan po natin ng cinnamon powder. Kaya sabi ko sa inyo, konting cinnamon powder lang. Pero lagyan nyo ng maigi. Ayan, ganyan. Basta punuin nyo itong ating kandila. Yung oil at ng ating cinnamon powder. Ayan. Kung mas marami, mas mainam. Kung hindi kayo nagmamadali. Pero sinasabi ko sa inyo, pag kayo po ay nagsasagawa ng mga ritual, kailangan natin itong pagtuunan ng pag-ugulan ng oras. Hindi pa yung nagmamadali tayo. Ayan, damihan po natin yan para didikit ang ating cinnamon powder at ang ating olive oil. Pagkatapos po niyan, ay ang gagawin natin ay kunin natin ang ating coin at gumuhit po tayo dito ng tatlong guhit, tatlong linya. Isa, dalawa, tatlo. Ganyan. Tapos habang sinasagawa po natin ito, yung pagpahid at pagguhit ng ating coin dito sa ating kandila, kailangan po na malinis ang ating puso at isipan para makapag-concentrate tayo sa ating pinagagawa. Hindi yung gumagawa tayo tapos iba-iba ang mga iniisip natin. Kailangan malinis ang ating puso at isipan, yung wala tayong mga galit sa mundo na ating pinapasan para makapag-concentrate tayo. Ayan, pagkatapos po niyan ay ipapatayo lang natin ito. Kung meron man kayo mga lagayan, tayo lang muna natin iyan kasi kailangan nating magsunog ng dahon ng laurel. Ganyan, nakatayo na yan, ganyan, sa inyong harapan. Pagkatapos po ay sisindihan natin ang ating kandila. Sisindihan, hindi ko nalang ipapakita sa inyo kasi bawal. Ayan, sisindihan po natin ang ating kandila tapos ilagay natin sa ating harapan. Pagkatapos, ay kunin natin, nakasindi na po ang ating kandila. Kunin natin ang ating papel at ang ating ballpen. Ang gagawin natin sa ating papel at ballpen ay isusulat natin dito ang ating buong pangalan. Sa ibaba po ay ang ating araw ng kapanganakan. Buong pangalan po ha, apelyedo, tunay na pangalan at apelyedo. Ating araw ng kapanganakan at ang halaga na ating kinakailangan. Halimbawa po ay kailangan nyo lang ng 10,000 pesos or 10,000 dirhams or $10,000. Yun lamang po ang isusulat natin. Kumbaga, huwag muna natin isipin yung iba. Yung matinding kinakailangan lang muna ang isulat natin ito. Yan, isusulat natin dyan. Halimbawa, pambayad ng kuryente, 10,000 pesos. Ganyan. Tubig at kuryente, 10,000 pesos. Susulat nyo dito. Pagkatapos po ay ilapag muna natin itong ating papel katabi ang ating kandila. Pagkatapos po, yung kandila natin nakasindi na ha, kunin natin ang ating tatlong dahon ng laurel. Maaari nyo ding isulat ang amount na inyong kinakailangan sa mga dahon ng laurel or maaari nyo lang ding ibulong ito. Ayan. Pagkatapos po niyan ay kunin natin ang ating tiyani at ating sunugin ang ating dahon ng laurel.
habang sinusunog natin ang dahon ng laurel, tatlong dahon ng laurel na maaaring sinulatan nyo ng halaga or amount na inyong kinakailangan or binubulungan, ay babanggitin natin ang mga linyang ito. Money that I need, come to me with harm to none, so mote it be. Yan, habang sinusunog natin yan. Tapos, sunod na dahon ng laurel, ganun pa din. Money that I need, come to me with harm to none, so mote it be. At ganun din ang gagawin natin sa pangatlong dahon ng laurel. At ang ating abo ng dahon ng laurel ay ilalagay natin sa ating lalagyanan. Ayan, lalagay natin muna yan sa ating lalagyanan. Pagkatapos po, nasa inyo kung ano ang gusto nyong gawin sa inyong dahon ng laurel. Yung iba, sinasaboy nila sa kanilang pintuan o sa kanilang bakuran. Ako, pag ako gumagawa nito ay yung aking dahon ng laurel ay pagka ganitong ritual, itong specific na ritual na ito ay pinapang-ipit ko sa papel. Tapos, tutupiin natin ang ating papel na paharap. Paharap para po ang ating pera na kinakailangan ay hindi po mawala, kundi papasok sa atin. So, paharap nating tupuin. One. Ganyan. One. Two. Yan. Ayusin nyo kasi merong minsan kung gusto nyo idikit doon or ipaloob doon ang ating mga abo para hindi siya malaglag. Tapos, 3. Ayan, tatlong beses nyo tupiin ang papel na paharap, puro paharap. Pagkatapos po ay kunin po natin ang ating silver coin. Kailangan po itong ilalagay natin sa ating papel. Ganyan. Tapos ito po ay nakatihaya, yung tao or yung sign ay nasa itaas. Ganyan. Pagkatapos po, nakaharap sa atin. Pagkatapos po, ay atin siyang babalutin. Halimbawa, ito no, ito ganyan. Tupin natin ang ganyan para maipit ang ating coin. Tapos, iikot nyo para ipitin na naman dito sa gilid. Ganyan. Tapos, tak, ayusin ko. Mahulog ang ating piso. Ganyan. Pagkatapos po nito, ayusin natin para hindi mahulog ang ating piso, guys. Hindi makawala yung ating kinakailangan. Ganyan. Pagkatapos niyan ay tupiin dito sa gilid. Ganyan. Ganyan. Ayusin nyo guys para hindi mawala ang ating coins. Ganyan. Ganyan ang itsura niya. Oh, nakatupi yan dito, nakatupi din dito. Tapos ganyan. Ganyan, paharap ganyan. Tapos uusog nyo ganyan, ganyan na naman. Pagkatapos po ay kunin natin yung ating kandila na nakasindi pa. At isisealed natin ang ating papel sa pamamagitan ng mga wax nitong candle. Kaya atin siyang ipapatulo ganyan. Paalala po pala, ito po ay hindi po siya madaling mag-seal kasi po ang ating kandila ay binabahidan po natin niya ng olive oil. Kaya mamantikain po siya. Kaya pagkahulog po niyan ay parang meron siyang mag-mark yan dyan. Pero habang pinapatulo natin yan, babanggitin natin ng maraming beses hanggang sa tuluyang ma-sealed ang ating papel. Money that I need, come to me with harm to none, so mote it be. Money that I need, come to me with harm to none, so mote it be. Paalala ko sa inyo na kailangan natin ito ng mahaba-habang pasensya dahil hindi po ito basta-bastang nasisil. Hindi po yan basta-bastang nasisil. Gawa ng meron nga itong olive oil or yung magic oil na pinapahid natin. Pagka marami na kayo na itulo niyan ay ganyanin nyo lang din para alalayan nyo na masil naman ng mabilis ang ating papel. Pagkatapos kung hindi pa rin, kapag katuyo niyan, hindi pa rin, continue pa din kayo. Money that I need, come to me
with harm to none, so mote it be. Pagkatapos po, pagkayan ay tuluyan na natin masid, pati dito. Yan, pati dito. Ganyan, kasi tutulo yan eh. Ganyan. Tapos ang itsura niyan ay ganito. Saglitan ha, kunin ko. Tapos magiging ganito na ang itsura niyan. Ganyan. Ayan. Pagkatapos po niyan ay itatabi po natin ito. Ilalagay po natin ito sa ating altar, or kung wala man tayong altar, halimbawa nakatira lang tayo sa boarding house, ilalagay po natin ito sa ating mga pitaka or sa ating bag. Pero mas mainam, ilagay nyo na lang sa inyong cabinet, kasi po pag nasa inyong pitaka or nasa inyong bag ay madalas siyang nagagalaw at matatanggal tong ating kandila, tong wax na pinang seal natin sa ating papel. Lalagay nyo lang ito sa cabinet na walang ibang makakakita at makakagalaw, para hindi siya mawala. At kung meron kayong altar, mas mainam, doon sa altar ilalagay. Ito po ay napakabisa po nito, lalong-lalo na yun nga sa sinasabi ko sa inyo na isa sa gawain yung walang bahid na pagdududa at matindi o lubos ang paniniwala na ang ating pinagagawa ay magkakatotoo. Pero po, ang gawain ito ay gabay po lamang. Ipagpatuloy pa din po natin ang ating pagsisibag. Hindi po ibig sabihin na gumagawa tayo ng ganito at tayo ay titihaya na lamang at mag-aantay na lang ng biyaya. Pagpatuloy natin ang ating pagsisipag upang matugunan ang ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At hanggat maaari ay mga tanging mabuting gawain at mga positibong mithiin lamang ang ating isipuso at itatak sa ating mga isipan, para pawang mga positibong enerhiya lang din lamang ang ating makakasalamuha sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang pinaka-importante at unang-una sa lahat, huwag na huwag kalimutang magkasal, manalangin, humingi ng gabay at magpasalamat sa ating Poong May Kapal, dahil siya at siya lamang po ang natatanging pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan, at never niya tayong pababayaan. Always spread the love and God blesses all.